inyo ang Panginoon, pakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Kanya ang langit at lupa, kanya araw at buwan, hinika niya ang mga isda't ibon, mga upat at karagatan. Tunay siyang banal at nakita, hihin ang kanyang kalan. Dapat ng minika niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lusan. Purihin ninyo ang Panginoon na pinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ang awitan at papurihan magpapayuman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, ngayon, nasa unang Miyerkules tayo ng buwan ng Oktobre, at ngayon, ados ng Oktobre, ginugulitan natin ang mga banal na anghel na tagatanod. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay Ignacio sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sumitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal kong mga kapatid, ang mga anghel na tagatanod ay siyang tagapagbigay ng mensahe ng Diyos, tagapagdala ng ating panalangin sa Diyos na Ama, ay siyang tagabantay natin. Pero kung minsan tayo, dahil sa ating kahinaan at karupukan at nagkasala, kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsusubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran. Ipagkalob mong kami kanilang laging ipagsanggalang at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa kanyang mga kaibigan, iyan ay dinig ko na doon pa mang una. Ngunit, sinong tao kaya ang makatatalo sa kanya?
sino ang sa kanya'y maaaring mga tuwiran. Sa sanlibo niyang tanong, di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa kanya ay makalalaban? Walang sabi-sabing inuga yaong bundok. Sa tindi ng kanyang galit, ito'y kanyang dinurog. Itong sangkalupaan ang kanyang nayayanig, at inuga niya ang saligan ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw sa kanya at kanyang naitatago sa ang tala sa kalangitan. Siya naman ang lumikha sa sangkalangitan at sa bangis nitong dagat walang ibang makasaway. Ang malaking Dipper at Orion ay siya lamang ang may lalang. Pati ang mga Pleiades at mga kumpol na bituin sa timugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi mauunawaan. Ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabibilang. Siya'y nagdaraan, ngunit di ko namamalas. Siya'y hindi ko makita, bangamat ay naglalakad. Anong aking isasagot sa kanyang katanungan? Kahit ako walang sala, ang tangi kong magagaway sa harapan ng Diyos na hukong maniklod akong tunay. Kahit niya bayang ako'y makapagsalita, di ko rin natitiyak kung ako'y diringgin niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Makagagawa ba pang ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka niyong mga patay? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Ang pag-ibig mo ba doon sa libing ay ipinahahayag? O sa kaharian niyong mga patay na iyong pagtatapat? Doon ba sa dilim ang aking gawa mo'y mabay nakikita o ang pagliligtas sa mga lupaing wala ng pag-asa? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. O sa iyo, o Poon, ako'y nananangis at nananawagan. Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. Di mo na ako pansin, o Panginoon ko, di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo, ika'y nagtatago? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamo ko't dalangin. Tumayo na po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Panginoon'y purihin ng lahat niyang mga anghel na tapat at masunurin. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago
at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinagharian ng Diyos. Ang sinumang nagpakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Ngayon po ay kapistahan ng mga Anghel de la Guardia o sa ating salita, mga anghel na tagatanod. Sa salitang Hebreo, ang salitang anghel ay malakim. Ang kahulugan ng malakim ay mensahero. Pero sa ating ebanghelyo ngayon, dahil ang ating ebanghelyo sa versikulo 10, kapitulo 18, ebanghelyo San Mateo, sinasabi, sa langit, ang kailang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Yung mga anghel, hindi lang sa mga maliit na bata, yung may tulad ng bata ang kanilang mga puso at kaluluwa. Ang ginagamit po dito na salita sa Koinona Griego ay agelo. Agile ay anghel, pero ang konsepto ay iba. Kung sa Hebreo, ang mga anghel ay mensahero ng Diyos, ang agile ay mga nilikha na mula sa Diyos at ang kanilang kapangyarihan ay supernatural at makalangit. Kaya sila ay tinatawag na sa English pa, heavenly spiritual being. Sa atin, wala po tayong sa katutubo na paniwala ng mga anghel. Kaya po ang atin pong salita ay nagmula sa Espanyol, anghel, na mula sa Latin na angelos. Angelos, ganun din, ito yung mga nagmula sa Diyos na tagatanod sa atin. Mayroon pong siyam na kuro ang mga anghel. Tigta tatlo. Tatlo sa pinakamataas, tatlo sa gitna, at tatlo sa pinakababa na kuro. Ang pinakamataas na kuro na may tatlong bahagi na mga anghel ay ang kuro ng serapim, kerubim, at truno. Ang serapim ay siyang pinakamakapangyarihan na anghel at doon siya sa truno ng Diyos na Ama. Na siya yung sinasabi sa aklat ni Isaiah, Kapitulo 6, Bisyo 1 hanggang 7, na laging nalangin at nagsabi na banal, banal, banal na Diyos ng mga hukbo. Mayroon po siyang tatlong, anim na pakpak. Ang dalawang pakpak ay nagtakip sa ulo, ang sa ibaba na pakpak ay nagtakip ng paa at ang gitna na pakpak ay sa paglipad. Ang kasunod ay ang kerubim. Ang kerubim, sila po ang tinatawag na pangalawa na makapangyarihan sa hanay ng mga anghel.
at sila po ay tagatanod o tagabantay upang ang kalatian ng Diyos ay igalang. Ang pangatlo sa hanay ay ang mga anghel na truno. Ang mga truno ay nagpapahayag ng kapakumbabaan, kapayapaan, at ang pagtalima sa Diyos. At sila yung mga bantay upang magkaroon tayo ng kapayapaan hindi lang sa mundo, sa buong universo. At sila yung mga bantay upang ang lahat ng mga nilikha ay hindi magrebelde sa Diyos bagkos mapagkumbaba at sumusunod o tumatalima sa kaluuban ng Diyos. Pupunta na tayo sa pangalawang tatlo ng hanay ng mga anghel. Ang hanay ng mga dominions ng kapangyarihan ng mga bertos at ng mga kapangyarihan. Ang mga dominions, ito yung mga anghel na nagbantay sa kapangyarihan sa sangnilikha. Lahat ng mga planeta, iba't iba pang bahagi ng universo at lahat ng makikita at hindi makikita na mga bahagi nito ay nasa bantay ng mga dominions. Ang mga berto ay sila yung espiritu ng paggalaw, pagkilos sa lahat ng sangnilikha, kasama na ang pinakamaliit na hindi natin makikita na mga virus hanggang sa pinakamalaki na bahagi ng kalawakan. Ang tagapagbantay ay ito pong tinatawag na bertos. At ang kasunod ay ang tinatawag na dominion. Ito yung mga anghel na sila yung bantay sa pamumuno. Pamumuno hindi lang sa isang bansa. Pamumuno sa galaksiya at sa buong universo. Upang ang Diyos ay kilalanin sa pamumuno. Ito yung trabaho ng tinatawag nating mga powers o mga anghel ng kapangyarihan. Ang panghuli na pangatlo na bahagi ng koro ay mga arkanghel, mga prinsipalidad at mga anghel de la guardia o anghel ng tagatanod na tayo'y nagdiriwa ngayon. Ang mga arkanghel, sila yung mga namumuno sa pangatlo na hanay ng mga anghel, gaya nila ni San Miguel, ni San Gabriel, at iba pang mga arkanghel, na sila yung tagadepinsa sa lahat ng mga nilikha, lalo tigit na ang tao. Sila yung tagapagluksa sa mga anghel na nagrebelde sa Diyos na tinatawag na Satanas o demonyo na siyang naninira hindi lang sa tao ay nira sa lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya ang mga arkanghel ay sila yung kapangyarihang tagatanod para sa lahat. Ang kasunod nito ay ang tinatawag ng mga prinsipalidad. Ang prinsipalidad, ito yung mabagsik na kung minsan, ito yung tinatawag ng mga espiritu na parang lumampas ang kanilang kapangyarihan at ito yung kuminsan mga anghel na dapat bantayan. At ito yung mga prinsipalidad na kung saan ay siyang nagpapairal, nagpakilos sa iba't ibang mga tunggalian, hindi lang sa tao, sa kalikasan. Kaya binabantayan sila ng mga arkanghel. At ang pinakahuli, ito yung pinakamaraming grupo ng anghel na tagatanod o
guardian angels o mga anghel na tagatanod para sa atin. Sila yung naroroon sa harapan ng Diyos na Ama. At ang ating mga panalangin ay sila po ang tagadala doon sa Diyos. Kapag tayo nalangin sa ating Anghel de la Guardia, Guardian Angels, o Anghel na tagatanod, tayo po'y binabantayan, tayo po'y kanilang pinasigla sa panahon ng tayo ay nagkaroon ng kawalan ng sigla. Tayo po'y niliwanagan sa panahon ng karimlan o problema o silarnin. Sila ang ating bantay o tagatanod upang tayo hindi mapalayo sa Diyos. At kung napalayo na talaga tayo dahil sa pagpasya ng tao, dahil sa mga kahinaan at karupukan ng tao na magkasala, sila yung naroon na maaari pang tawagin upang tayo mabigyang lakas na magbalik loob. Ngayon, ang kanilang kapistahan, naway huwag nating kalimutan ang ating anghel de la Guardia o tagatanod. Sila yung ating anghel. Sila ang mag-ugnay sa atin, hindi lang na mensahero tungo sa Diyos. Sila yung tunay na kaibigan natin. Kapag ka nabubuhay tayo na umibig sa Diyos at sa kapwa, sila yung nagpapagsigla ng ating pag-ibig sa Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Manalangin tayo sa kanyang anghel. At dahil dito, huwag nating kalimutan ang Diyos kailanman ay hindi tayo pabayaan. May mga anghel, dilagwadya tayo sa buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inluhog natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan dahil sinatawag tayo ng kanyang anak na si Jesus upang sundan siya. Malangin tayo ng may pananalig para sa biyaya na tanggapin ang pagtawag na ito. At atin pong itutugon, Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang ating komunidad, naway mapanibago sa araw-araw na sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos, na tumatawag sa atin sa mas maganda at mabuting buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga nawalan na ng pag-asa, dahil sa mga kasalanang naway mapagtanto na kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasan ng ating krus. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga pinahina ng karamdaman o pagkakasakit, naway mabigyang lakas loob ng kasiyahang mula sa Diyos sa pamamagitan ng kalinga at pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga yumao na sumunod kay Jesus sa buhay na ito, naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama sa langit, sa aming pagnanais na sumunod sa mayapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pangitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Pagsiyo po ang lahat. Thank you.
mula sa'yo, muli ang aking sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo, batid, upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin ngayong aming ginugunita ang mga banal mong anghel. Ipagkaloob mong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw ay maligtas sa kasalukuyang hilahel at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling sa pangitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit. Ama Anghel at Arkanghel ay di nagwalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglingkuran sapagkat sa pamamagitan ng anak na mahal, itinuring nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iiral. Kay kaysa namang helsis si awit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sumitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya na kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin, mga patid naming naimlay, na may pag-asang sila muling mabuhay, ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabanin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ng mga anghel, at ng lahat ng mga banal,
Nanon mo, Diyos, daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos, at turo ni Jesus na pain natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintol sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapipaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod na po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Pastor, wala kong dapat ikapangambang anuman ang tilang pasudan tuoy hihingan
malinaw na batis na matituraw sa tamang landas. Ako'y babanagan ay tapat niya sa akin. Ang Panginoon ang aking pastol, wala kong dapat pangapang anuman. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service bukas, October 3, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 hanggang 50 taong gulang at hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church, ministry, or organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa Information Guard booth para sa fill-out form. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan. Sa pangalan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Pong Jesus Nazareno. Kayo mga narito at kayo naugnay sa iba't ibang social media platform na posting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo na mabiyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Mga anghel de la guardia, mga tanod na mga utaga, tanod na mga anghel, ay kasama po natin, bawat isa sa atin, mayroon tayong guardian angel. Manalangin tayo sa ating guardian angel at sa Diyos upang tayo ay laging bantayan, upang tayo'y sagipin, upang tayo maligtas sa anumang mga kadahilanan. Ngayon na po ang puspas. Mangyari po lamang itas bagya mga ibagay na puspas na. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Nayag sa
mo sa pamagitan ng krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ng kano nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan may makaramdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na maalala ang pangakon sa binyag na ikaw ay kaibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaiking taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, paral mo ang aming buhay at kaligtasan. So, Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sagisag ng ating kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niniwalati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin.